Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel po. It's Miss Arami FC. And for today's video, it's all about GERD, okay? Gastroesophageal reflux disease. So samahan niyo po ako para malaman niyo po ako, para malaman niyo kung ano po ang tungkol sa GERD during pregnancy. Foremost, no, kailangan natin maintindihan kung ano ba itong tinatawag nilang GERD. Okay? So, gastroesophageal reflux disease. So, ang GERD po, guys, so, as you can see in the picture, ayan po. So, meron po siyang digestive disorder. Okay? So, sa digestive, sa tiyan po yan. Merong disorder po sa tiyan natin. Located saan? So, nagkakaroon ng problema between the stomach and the esophagus. So, esophagus po yung nandito. Okay, yung dinadal. Kasi kapag kumain tayo, di ba, kakain tayo, this is the mouth. And then, yung nandito, nadadaluyan ng ating pagkain hanggang bago dumating ang stomach, that is called esophagus. So, yung esophagus po, sa nakikita nyo sa picture, at saka yung nandito sa stomach, meron po yung sphincter. So, ano po ba yung sphincter? So, yung sphincter po, yun yung po yung bukas, nasara. So, meron din po niyan tayo sa ano, sa anus natin, okay, doon sa puwet, okay? So, hindi laging nakabukas ang ating puwet, okay? So, lagi yan nakakontract. So, pag-relax, kapag tayo ay mapoop, okay? So, kapag hindi naman nakasara. So, dito rin naman po sa lower esophageal sphincter, okay? So, nabukas po yan kapag merong pagkain, nadadaloy, at nasara din po yan pag tapos na, okay? Pag naibaba na yung pagkain natin. So, kasi iniiwasan po dito na umakyat ulit yung pagkain or yung sabihin natin gastric acid from the stomach, itataas ulit dito, nagkakaroon po tayo ng heartburn. And then, ang GERD nga po pala, no, common po ito sa pregnant woman. So, wala po kayong dapat ikabahala. You have to talk to your OB-GYN nilang po para ma-advise po kayo and then mabigyan din po kayo ng treatment dito. So, kasi ang treatment dito sa GERD is same lang din po ng treatment sa hindi pregnant. Okay? Mapalalaki man, mapababae, at saka pregnant man o hindi is halos same lang po ang treatment ito. Pero, kailangan yung, syempre, yung medicine na ibibigay sa inyo is galing sa OB-GYN. Kasi sila yung mas alam nila yun eh. Bihasa sila sa mga gamot na pwede lang sa pregnant women. So, if ever may GERD ka or gastroesophageal reflux disease, so, what you need to do is what? So, you have to eat several small meals. Kesa, rather than, ano, 3 times a day ang pagkain mo. Yung maga, tanghali, gabi. So, eat small frequent feeding, okay? So, konti, pero madalas, okay? So, ayan. So, kung ikaw ay kumakain dati ng 3 times a day, gawin mo 6 times, pero dalasan mo, pero konti-konti lang, okay? Mga 5 subo, 6 subo, okay na yon para hindi mag-provoke yung GERD mo. So, the next thing na kailangan mo gawin pagkatapos mong kumain is what? 2 to 3 hours after you eat, okay? Hindi ka pwedeng mag-lay down or maghiga, okay? Kasi yung acid na nasa stomach mo pwedeng bumalik sa esophagus, pwedeng mag-leak dun sa sphincter, pwede siya mag-leak, okay? So, pag nag-leak siya dun sa sphincter, dadaan siya dun sa iyong esophagus. So, magkakameron ka ng heartburn dito. So, 2 to 3 hours after it, dun ka palang pwedeng lay down, okay? So, kailangan naman talaga, di ba, upo pagkatapos kumain. So, ano pa? So, kailangan mong iwasan ang alin? Ang chocolate at saka mint flavor. Okay, bakit? Bakit naman? Ano mang connection nito, no? So, yung chocolate at saka mint, tinutulungan niya yung sphincter na bumukas o maging relax. Okay, kasi pag nag-relax yun, bubuka yun. So, kapag bumuka yun, tendency nun, tumaas yung gastric acid mo sa esophagus, magkakaroon ka ng heartburn. So, yung ang tendency nun, yung GERD mo, mas lalala. So, what else? After chocolate and mint flavor, iwasan din po ang alin, spicy foods and too much acid. So, yung mga mahahalang, mahilig sa mga mahahalang, iwas po tayo dyan.
kasi mas nakaka-provoke yan ng GERD, okay? Tapos what else yung spicy foods like yung acidic foods like oranges, yung mga maasim. So nakakatulong din po ito. And then nakakatulong po na mag-provoke ng GERD, ano? So kailangan iwasan niyo yan. And then yung coffee. Some of the patients na nagiinom nito, mas lalong lumalala. So try to lessen kung hindi mo kayang iwasan, or kung pwede, wag na muna, okay? Para maayos yung GERD ninyo. Next, kung may GERD kayo sa gabi, no? So, kung nakaramdam kayo ng heartburn dito sa gabi, so, o kuya, kung gabi lagi ito nagaganap, mas maganda po kung mag-elevate po kayo matulog. So, medyo nakataas. Okay? So, hindi kayo nakaganyan na totally supine, nakahiga. So, kailangan i-mataas ang inyong head part at pati itong shoulder nyo para medyo slanting, okay? So, hindi aakit yung gastric acid hanggang sa inyong esophagus. So, next, no? So, kasi diba sinabi ko sa inyo, usually na treatment dito is halos parehas lang din sa pregnant man or hindi. Pero kailangan nyo ka pumunta sa OB-GYN or sa doktor para mabigyan kayo ng tamang antacid. So hindi kayo pwedeng bumili sa OTC, okay, ng antacid, lalo na kung hindi nyo alam, lalo na kung meron itong i-composed sodium bicarbonate, okay, yung magnesium trisilicate yata yun. So kapag may mga ganong component, bawal yun sa buntis, hindi yung pwede sa baby. Ang alam ko na pwedeng antacid yung merong calcium carbonate, okay, yung may calcium carbonate, yun lang yung pwedeng antacid na iniinom sa GERD. Kaya kailangan pupunta po muna kayo sa doktor at sila po ang magre-reseta sa inyo ng tamang gamot dito. Lalo na kung hindi nakakayanan ng mga treatment na sinasabi ko, like yung eat small frequent feeding, tapos yung elevate your head, so iwas kayo sa mga foods na bawal. So kung hindi kaya ng ganon, punta na po kayo sa doktor kasi you are pregnant, okay? So, dalawa kayo, iniingatan yan. So, bakit nagkakaroon ng GERD sa pregnant woman? Kasi sabi ko, diba, common to sa pregnant woman. So, the reason why is increase kasi ang inyong progesterone, diba? So, pag buntis, increase ang progesterone. Pag increase ang progesterone is what? Nagre-relax ang inyong lower esophageal sphincter. So, yung nasa gitna ng stomach at saka esophagus, yung opening nun, nagre-relax. Nabukas siya. So, kapag bukas siya, definitely meron kang heartburn. So, kaya common ito sa pregnant women. Question: nawawala po ba ito after childbirth? So, the answer is yes, okay? So, pagkatapos niyo pumanganak, definitely mawawala na po ito kasi decrease na inyong hormone, decrease na inyong progesterone. So, usually lang po nagkakaroon ng GERD kahit hindi buntis kasi pwedeng humihiga or pwedeng yung sinasabi ko na due to foods na nakaka-provoke ng GERD, like spicy, acid. So, yung mga ganon. So, nakakatulong yun para lalong lumala ang GERD. Another question po, ano pong pwede ko kayang kainin sa umaga? Kasi mas madalas yung paghahapdi ng aking sikmura pati tumatas hanggang dito sa aking may dibdib, okay? So, and the best po na breakfast na binibigay po dyan is oatmeal or yung rich in fiber. Kasi yung fiber po, inaabsorb niya yung acid sa inyong stomach, okay? Yung gastric acid. So, less ang inyong GERD, okay? So, oatmeal, maganda po siya. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much po for watching and have a nice day po. Salamat!